One eternity later. O, taas dyan. At ang nakasabit yung... Nakasabit ang net. Listen, look, and listen, and learn. Ayun, nakasabit ang net doon sa kabila, Aliwes. Tapakan mo yung kwan dyan. Yung net. Yan. Tas. O, yan. Op. Ang paa mo. Hila mo muna yung isa. Ako, sa hirap mo yung hilahan. Sa hirap niya. Panggigil kami diyan eh. Yan, tali mo na dyan. Naku eh, sa malaki mo dapat itali. Pag higit niyan, putol yan. A few inches later. Taas sa baba. Pag-akala mo yung bababa ang... lalapit pa naman. Kaya hindi na baba. Mayroon pa yata yung tao kayo. Doon sa bangga. Oh, hindi yung makakataan doon. Doon lumasat sa ano eh. Nakakain pala. Buisuwag. Saan ako yung nasuri? Hindi naman pa ang braso ko eh. Suwag. Kala ko'y makipaglaro. Hindi ka nilalama? Okay, katabi. Maluwag na. Dali. Maluwag na eh. Katabi mo yung unahin. Ha? Ilinisin? Ilinisin natin. Dali. Ha? Ilinisin nga. Babalisan. Para ikaw magbantay, ikaw magbantay. Ilaw, ikaw magbantay. Lalagyan na natin ilaw. Ayaw. Ha? Ayaw ko baka masupa. Ay,
Ayan po, natapos din yung aking baybayan ng kambing. Nagtagal ako sa paghahanap ng materyales dahil wala naman akong halos binili dito. Lahat ito ay mga luma. Lumang kahoy, lumang steel matting, mga pinagtabasa ng nyug, pastanera. Ang binili ko lang talaga dito ay pako. Kalahating tres, kalahating didos at 1/4 na uno para sa flooring na kawayan. Itong feeder ay mga lumang bakal sa lumang steel matting. So ang kulang na lang dito ay pahiran ito ng used oil at saka pintura para tumagal sa anay at saka sa bukbok para hindi masayang yung aking pagod. Yan, so ito po ay halagang halagang 100 pesos lang ang aking ginastos. Kung pipinturahan pa ay yun lang yung madadagdag sa gastos. Ang kailangan pinturahan dito itong mga steel matting kasi mabilis kalawangin ito para tumagal din. So yung mga plywood nito ay lumang plywood galing sa aming pinto, mga pinagpalitan. Kaya hindi na ako nagastusan ng malaki dito. Yun nga lang, mahirap dahil tagpi-tagpi. Hirap gumawa kapag hahanapin pa yung materyales na minsan nagbabaklas pa ako. Mga lumang kahoy. Pero natapos din. Yan, kaya kayo kung may mga nakakalat dyan na kahoy, mga materyales, huwag niyong hayaang mabulok. Huwag niyong hayaang anayin. Dahil magagawang pa yan ng paraan. Gaya nito. Ito nga pala mga kambing na to ay kaya ako inilagay dito para kung sakaling umanak ay hindi nakalahok dun sa barako. Dahil baka matapakan. Sayang naman. Para masanay na rin sila na malayo dun sa inahin. Hindi kasi ito nawiwalay. Mula nung pagkabili ko, magkakasama na sila. Kaya pag may isang napahiwalay, ay nag-iiyakan. Kahit itong barako, pag napalayo ito, iyak nang iyak ang ingay. Dinig ka nalang na, matulog ko na may unan mo doon. Ayaw ko nga! Ikaw na lang tayo. Ano yung unan mo doon? Sinali. Ayaw ko. Parang hindi walay. Ayan mga farmer, kung kayo umabot sa dulo ng video na to ay maraming salamat sa inyong oras. Ngayon ay ako naman ay magliligpit ng aking kalat. Dami ko pang ililigpit dito. Nandito pa aking mga gamit. Ayan, aking mga pang welding grinder, nakakalat pa. So maraming salamat sa inyong oras, sa inyong panonood. Sana po ay nagustuhan nyo at nakakuha kayo ng konting tips sa paggawa ng simpleng maliit lang na bahay ng kambing. Ingat po kayo. Happy farming po at God bless po sa ating lahat.